nakagalak sa buong mundo ang Pilipinas pagdating sa pagbabakuna at pagpapatupad ng restriction sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon yan sa pag-aaral ng isang business newspaper. Pero may mali raw dyan, sabi ni Health Secretary Francisco Duque III. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sunod-sunod na bumaba ang mga residenteng ito mula sa bakuna shuttle ng Valenzuela. Sinundo na sila mismo sa kanilang mga bahay para sigurado ng magpabakuna. Idiniretso sila sa wellness, entertainment at sports arena na ginawang mega vaccination hub. Aabot na sa halos 90% o may katumbas na mahigit 700,000 bilang ng mga nabakunahan sa Valenzuela. Ibig sabihin, lumalabas na buwawaba ng hesitancy level dito ng mga may takot magpabakuna. Yun nga lang, sa kabila ng kaliwatka ng efforts ng pamahalaan, tila marami pa rin ang mga lumalabas na ulat na mukhang kulang pa ang ginagawang aksyon ng pamahalaan pagdating sa COVID-19 response. Sa monthly report ng business newspaper na Nikkei Asia, nangulelat ang Pilipinas sa higit 120 bansa pagdating sa COVID recovery response. Sa score na 0 to 90, 30.5 lamang ang nakuha ng Pilipinas. Base ito sa infection management, vaccine rollouts at mobility o yung ipinapatupad na restriction sa taong bayan. Pumalag naman dyan ang Department of Health. Setyembre pa raw ginawa ang survey kung kailan nagkaroon ng paglobo ng kaso ng Delta variant at muling nag-lockdown. They compared ito pong pagtaas natin or infection rate when in fact hindi pare-pareho po ang time periods ng pagtaas ng kaso sa bawat bansa. Pangalawa, yung atin pong pagbabakuna, naging erratic din po yan this September because of the supplies of course. But of course, tinignan natin yung access dahil medyo naapektuhan din naman po dahil sa pagtaas ng kaso. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, mali na ginamit ang mga yan sa pagkukumpara sa mga bansa. Mas mainam daw kung kinuha ang mga datos mula sa umpisa ng pandemya at hindi nakafocus lamang sa 7 araw. They're comparing apples and oranges dahil una-una, yung mga bansa na inassess nila, wala nang surge. Samantalang tayo, pababa pa lang. So wala pa tayo sa baba. Ganito rin ang pananaw ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Base raw kasi sa pag-aaral ng Johns Hopkins University, dapat isinasaalang-alang din ang rate of death, new and active cases, recovery rate at economy. Wala raw silang dapat baguhin pagdating sa COVID-19 response ng pamahalaan dahil epektibo ito. Mas pinapaigting lang doon nilang pagbabakuna sa mga mega vaccination hubs na tulad nito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.